So ayan, good morning. Ang gagawin namin nito ngayon is mag-repair ng tambutso ni boss. Ito. Papalitan namin ng elbow kasi nag-crack na siya. Tapos ito rin. Bali itong tambutso na to, iba ang gumawa nito. So i-repair namin para at least okay ang tambutso na ni boss. Ayan. So ito rin. Ito. Kukulin. Dugtungan ng 2.5. Tapos ito rin. Ito. Ito yung maingay sa ilalim ng tambutso ni boss. Saka ito rin. Ang daming aayusin. Daming singaw. So lahat ng bracket ni boss kailangan namin lagyan ng support. Ah, dire ang putol. So dito ang putol. So dito hanggang dito. Ayan. Tapos ito rin. Ayan. So malaki-laki na trabaho. Mas madali pang gumawa ng exhaust kaysa mag-repair with Master Welder Jipoy. So mamaya, be back. Nakabit na and done repair. Ayan, parang bago na. Parang walang nangyari. Ayan na. Ha? Lahini? Ano ba na yung tunog? Na-repair na kasi, wala nang butas. And yung tubo na dinugtong nila na 2 inches, pinalitan namin ng 2.5. So ayan na siya. Rep sa robos. Thank you boss sa tiwala. And ingat sa biyahe pauwing Cotabato City. Thank you boss. Boss, thank you. Ingat. Satisfied customer again. Repair lang muna tayo ngayon. Ingat sa biyahe, boss. Close the gate. Siyempre, pidot exhaust. Ha! Ayan na, andito na kami sa may tip banda. Pinupull weld na ni Master Junel. Baki-baki style ba, oh? Bilangkad. Ah, grabe, seryoso kayong pagka-welding nga dyan. Patsok, di siya tama, no? Ah, yawa eh. Wala ka spokas. Tapos, ah, okay na, pintura na lang kulang. Mapping ni Dika Works. Di pa sinaw dyan taman kay Arte kayong tag-iani. Money pattern na mo sa Hilux. Hilux Fortuner ang giusa lang na mugbutang. Ayan na, tapos na yung full exhaust, full straight pipe ni boss. Borla tip side exit without resonator. So as you can see, gamit namin na bracket is 10mm, tapos yung nasa itaas is 12mm, supported by 10mm bracket. Naka-weld dito, pati dito, meron din dito, tapos naka-weld pa dito sa gilid. And on natin yung flash para makita nyo. So ayan, welded lahat yan.
So the reason why bakit namin wini-weld yung and naglalagay kami ng support dito is para maiwasan yung crack dito sa taas. Kasi kung nag-iisa lang to, ito yung sa taas, malaki ang possibility na mag-crack talaga siya. Kasi wala siyang support dito eh. So ayan, so as you can see, hindi namin tinitipid yung materials. Ayan. Tapos yung sukat niyan is iba. Customize. Hindi namin ginaya yung sukat ng stock. Yung degree ng elbow magkaiba para mas free flow siya at saka mas maganda yung tunog at para malabas din yung full potential ng unit. So kaya ganun, naka straight siya. And so final checking kami before namin i-release yung Hilux. Ano masasabi mo, boss? Goods. Okay. Super goods. Super goods. Hindi pa nga umandar eh. Goods na kaagad. Bilis ng gawa. Wala man lang ano, kalahating oras. Oh, grabe naman. Labit agad. Grabe si bossing. Ika works, syempre. Yes, B.dot works. B.dot works. Let's go. Pop-up call. Andar. Yan. Itong Hilux GR Sport is hindi pa siya na-remap. So ayan, yan yung unang Andar idle. So maya-maya pa natin iparev kasi yung gasket niya is basa pa. Kailangan pa natin patuyuin. Rev! Todo mo! Red. Black smoke konti. B.dot exhaust. Uwian na. Tapos na. Five hours in the making. Thank you, boss. Tiwala. Ingat sa biyahe. Siyempre, B.dot exhaust.